Hello guys! For today's video, I will share with you kung ano-ano nga ba yung mga dapat nating dalhin sa hospital kapag manganganak na tayo or what's in my hospital bag. So keep on watching and kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel. Share ko sa inyo, this is my personal experience. So yes po, nakapanganak na po ako and i-share ko po sa inyo kung ano-ano lang po ba yung mga dapat nating dalhin kapag manganganak na tayo. Kasi as a first time mom, so alam natin, magsesearch tayo, lahat ng kailangan ni baby, bibilihin natin at dadalhin natin sa hospital. Pero one thing na natutunan ko po nung nanganak ako ay hindi naman pala dapat lahat ay bilhin agad natin or hindi naman pala dapat lahat ay kailangan nating dalhin sa hospital or sa lying in or kung saan man tayo manganganak. So disclaimer lang po, ako po ay nanganak sa public hospital. So ang i-share ko po sa inyo is based lamang po ulit sa aking experience. So the most important thing na dapat nating dalhin ay yung gamit baby. So ano-ano nga ba yung kailangan? Una po ay yung damit, yung tie side po na tinatawag. So yung tie side, meaning yung po yung merong tie or merong pong tali. So dinala ko po yung long sleeve tie side. Pero nagdala din po ako ng mga short sleeve. Isunod naman po yung pajama. And then mittens, yung sa kamay. And then medyas. At saka po yung bonnet. Sunod naman po ay blanket. So yung ginawa ko po ay kung alam niyo po yung sa TikTok, yung merong day 1, day 2, day 3. Meron po ako noon. So meron po siyang plastic, tapos meron po nakalagay na sticker, tapos nakalagay po day 1. And then yung mga pangalan ko, ano yung nasa loob ng plastic. Tapos day 2, day 3. Ano po, ganun. Pero suggestion ko po ay wag na po tayong mag-ganon. So, pwede po yung day 1, yung unang isusuot ni baby. Kasi pagkapanganak, ayun yung ibibigay nyo na dun sa nurse. So, yes, tama po yun. Kahit ko po hindi sinasuggest na magkaroon pa po ng day 2, day 3. Kasi po, lagi pong pinapalta ng damit si baby or lagi po siyang pinapalta ng pajama. Kasi po, minsan, baka po lumagpas yung wiwi niya or poop niya. So, madudumihan po si baby. So, lagi po siyang napapalta ng damit. So, ang nangyari po sa akin, binuksan ko pa po yung plastic ng day 2 para ayun po yung isuot niya doon sa day 1. Ano po? So, it's better if dala na po kayo mga 5 pairs na po ng damit, 5 pairs ng mittens, ng medyas, at saka bonnet. Ano po? Maximum na po yung 5, pang 5 days. Kasi hindi naman po siya lalagpas ng ilang araw sa hospital or sa lying in. Next naman po ay diaper ni baby. So, wag po natin kakalimutan yung newborn na diaper. Yung sa akin po is EQ Dry Newborn. So, if meron po kayong mga gustong bilhin na mas better para sa baby nyo, so pwede din naman po. So, next naman po ay kapag po dudumi si baby, ano po yung panglilinis natin? So, pwede pong wipes, baby wipes, para po mabilis. Pero, much better po kung ang bibilhin nyo po yung natural, yung wala pong scent, unscented, at saka po safe po para sa ating baby. Kaya nga po, baby wipes. Tapos, sabi din po ng Pedia, it's much better if gagamitin po natin is bulak at saka po yung mineral water. So, sa paglilinis po ng wag pong paganan-ganan, taas-baba. So, lagi pong taas-baba. Pag nakababa na po, itapon nyo na po. Tapos, another wipes or another bulak and then taas-baba. Ano po, bakit po ganun? Para po maiwasan po natin yung UTI. Kasi po, dun po nakukuha yung UTI sa baby, lalo na po sa mga baby girl. Ano po, kasi po yung dumi, itataas nyo po ulit. Tapos, ibabalik nyo po ulit. Ano po, so, nandun pa rin po yung dumi. Dun sa, or bacteria, doon sa private part ni baby. So, next naman is kapag po maliligo si baby, so, syempre, sa hospital po, naligo si baby po ng isang beses. So, madaling araw pa po yun. Kailangan nyo po magdala din po ng bath towel ni baby and then shampoo pang
body. Yung sa akin po, ang ginamit ko po ay Cetaphil. Kasi po baby, so syempre sensitive pa po yung balat nila. Tapos yung washcloth naman po, pwede din po kayo magdala ng washcloth ni baby. Yung maliit lang po na pang kuskus kay baby. Ang nangyari po kasi sa akin, syempre kasi po public hospital, hindi na po kami hinanapan nun. Syempre yung pong damit ni baby, yun na po yung pinangkukuskus nila. Pero okay lang po yun. Malinis naman po. Tapos, pwede din po kayo magdala ng comb ni baby. Alcohol din po, kasi po, syempre, lilinisin po yung pusad ni baby. Kailangan po ay meron po tayong alcohol. Bulak. So, next naman, ito naman po yung para po sa ating mga mommy. So, ano ba yung mga kailangan nating dalhin? So, una po ay yung ating pamalit. Better if dadalhin po natin yung ating dress, yung pangbahay natin. Nursing bra, tapos underwear, tapos ay wipes din po, toothbrush, shampoo, sabon, feminine wash na hiyang po kayo. Pero sa akin po ay Betadine kasi po ako po ay normal delivery. So, mas nakakatulong po yun sa paglinis nung private part po natin. And then, suklay, ating pong mga pampaganda. And syempre po, yung adult diaper. Sa amin po mga normal delivery, after po natin mga anak, papasuot po sa atin yung diaper after one day. And then, the next day ay napkin. So, kailangan nyo din po magdala ng napkin. Okay. So, next naman po, yung mga essentials na gamit na kailangan dalhin ng inyong partner na makakasama nyo po sa hospital. Yung mga damit din po nila ay kailangan na din pong i-prepare. So, next po, ito po yung nakalimutan namin. Yung pong kumot, punda ng unan at punda po ng kama. Kasi po kami, kapag po napunta kami sa hospital, pinapalitan po natin namin yung cover ng kama at saka po cover ng unan. So, dito po sa documents, nakalagay po yung information ni baby. Documents nyo po at doko ng inyong partner. So, ito po yung clear book niya. So, dito po sa first page, nakalagay po yung pangalan niya. Ito naman po ay yung admission order. So, dito parang hindi naman po ito kailangan. Wala naman po kasing nailagay dito, no? So, dito po yung laboratory result. So, yung pong mga past laboratories nyo po sa inyong mga nagpapa-check up pa po kayo. So, lahat po na ilalagay nyo po dito na mga documents ay original and 2 photocopies. So, yes po, 2 kopya po. Okay, next ay ultrasound result. So, ito po yung simula po nung nabuntis po kayo hanggang sa mga nganak na po kayo. Yung mga ultrasound na meron po kayo ay ilagay nyo po dito. Next po ay yung mga prescription or yung mga nire-reseta po sa inyo ng inyong OB. Nilagay ko din po dyan. Next po ay yung PhilHealth information nyo po. So, mag-print na din po kayo kasi po kakailanganin po yan sa billing. Next po ay mother's valid ID. So, for example, mahalaga po yung PhilHealth. Ilagay nyo na po dun. Mga SSS ID or passport ID or PRC ID. Kahit ano pong ID, ilagay nyo po dyan. 2 valid IDs. Huwag pong kakalimutan yung PhilHealth. Yun po yung pinakamahalaga. At ganun din po yung kung meron po kayong HMO or health card, ilagay nyo na din po dito. So, Xerox copy po. Next po ay father's valid IDs. Next is mother's PSA, birth certificate nyo po, original and Xerox. So, father's birth certificate, ganun din po sa partner nyo or sa tatay po na inyong baby. So, next naman ay yung marriage contract. Pero kung wala naman po kayo marriage contract, parang hindi naman din po yung kailangan. Okay, next is vaccination card. So, nilagay ko na din po para sure at baka po hanapin. So, next ay swab result. Hindi naman po kami nag-swab, so wag niyo na po ito ilagay. So, dito po sa others, nakalagay po dito yung halimbawa mga certificate po. Kunyari, kumuha po kayo ng indigency certificate sa barangay or kahit ano pong mga documents na pwede pong ilagay po dito sa others. Pwede niyo po ilagay dito yung mga resibo na mga pinagbayadan niyo po noong mga
nagbubuntis pa po kayo, or yung mga resibo po na binababayadan nyo po sa hospital. So, ayan lang po for today's video. Wala pong masama kung bilhin po natin lahat ng pangangailangan ni baby. So, shinare ko lang po sa inyo yung mga mas kailangan po na dapat nating dalhin. Hindi na po ginagamit yung Big Kiss, oil, baby oil. Hindi ko po nagamit ang Lampaign. hindi ko po nagamit yung mga ointment na binili ko po sa Shopee. Hindi ko din po nagamit yung nasal aspirator that time, pero magdala na din po kayo kasi baka po minsan may nakabara po sa ilong ni baby. So, wala pong masama, nabilhin po natin lahat para sa ating mga anak. Na nakatulong po itong video na to sa inyo, at please subscribe po to my channel and please support my channel. And kung meron po kayong mga tanungan, please comment down below and I will do my best to reply po on your comments. So, thank you for watching, and again, I'm a first-time mom's video po is based from my experiences. So thank you and see you again next time. Goodbye!